Magpapatupad ng reforma kontra katiwalian sa Bureau of Customs si Commissioner Rufy Biazon. Ito'y matapos makastigo ang ahensya kahapon sa SONA. Pero naghahi naman ng resignation si Customs Deputy Commissioner Danilo Lim. Nag-leave of absence naman ang isang opisyal ng MRT matapos ang issue ng pangingikil umano sa MRT 3 project. Magbabandila si Willard Chang. Matindi ang babala ng Pangulo laban sa mga tiwaling opisyal. Nagkaroon kayo ng 3 taon para ipakitang handa kayong umayos. Ngayon po, pasensyahan tayo. Pero matapos sabunin ang Bureau of Customs sa SONA, hindi tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ni Customs Commissioner Rufy Biazon. Alam naman po ni Commissioner Biazon yung mandato niya at yung mga kailangan po niyang gawin sa ilalim ng mandatong yon. Nangako si Biazon ng malawakang pagbabago sa ahensya. Isa sa mga panukala niya, bawalan ang mga politiko na magpasok ng mga empleyado sa customs para maiwasan ang bata-bata system. Kung hindi pa rin tinatamaan ang mga kasamahan ko sa biro sa mga pananalita ng Pangulo, then marahil tama nga siya. Saan nga ba natin kinukuha ang kapal ng mukha natin? Naghahi na rin ng resignation letter si Customs Deputy Commissioner for Intelligence Danilo Lim, pero hindi pa ito tinatanggap ng Pangulo. Hindi gaya sa kaso noon ni Bureau of Immigration Commissioner Ricardo David na tinanggap ang pagbibitiw kasunod ng pananabon ng Pangulo. Si Metro Rail Transit General Manager Alvy Tangkol III naman pinayagang mag-leave of absence para mabigyang daan ng investigasyon sa sinasabing tangkang suhulan sa DOTC sa MRT Extension Project. Para talaga makita ng taong bayan, no? Wala akong itinatago, na open ako to any investigation. Pero tingin ng ilang analyst, namimili ang Pangulo ng mga opisyal na sasabunin. Ibig natin sabihin, napakalaganap ng korupsyon dito sa ating bansa. Na hindi magpipick out ka ng tatlo, sasabihin ng iba na unfair. He could have mentioned in more general terms the pork barrel scam, the problem in the DOTC, okay, which are quite fresh in the news. Okay. It shows partiality, okay, and it's not good. Sagot ng palasyo, iba-iba ang kaso ng bawat ahensya at lubhang mahirap ang hinaharap ng pamunuan ng customs. Para sa Bandila, Willard Cheng.